18 ng Enero, Biyernes, sa unang linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pumasok si Jesus sa Kapernaum. Nang mabalita ang nasa bahay siya, marami ang nagtipon doon kaya wala nang lugar kahit sa may pintuan. At ipinahayag niya ang salita. May mga tao namang dumating at dinala sa kanya ang isang paralitiko na buhat-buhat ng apat. At nang hindi sila makalapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, inalis nila ang mga tisa ng terasang nasa ibabaw ng kinaroroonan ni Jesus. At pagkabukas nila nito, inihugos nila ang paralitiko na nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilang guro ng batas naman na nakaupo roon at inisip nila, ano itong sinasabi niya? Talagang iniinsulto niya ang Diyos. Sino bang may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan, di ba't ang Diyos lamang? At agad na nalaman ni Jesus sa kanyang espiritu na ganoon ang kanilang mga niloloob na kaisipan. Kaya sinabi niya sa kanila, ano ang mga kaisipan ninyong ito? Ano ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumayo ka, kunin ang iyong higaan at lumakad. Dapat niyong malaman na sa lupa ay may kapangyarihan ang anak ng tao na magpatawad ng kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, iniuutos ko sa iyo, bumangon ka, dalhin ang iyong higaan at umuwi. At bumangon nga ang tao, agad na kinuha ang higaan at lumabas na nakikita ng lahat. Lubhang namangha ang lahat at nagpuri sila sa Diyos sa pagsasabing, kailan may hindi pa kami nakakakita ng ganito? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig. Sa kahanga-hangang kwentong ito, ipinaihiwatig ni Marcos na ang pananampalataya ng mga kaibigang nagdala sa paralitiko ay tunay na dahilan upang, una sa lahat, patawarin ni Jesus ang kanyang kasalanan at pagkatapos ay pagalingin siya. Hindi lamang ang paralitiko ang pasan-pasan ng apat na lalaki, kundi taglay din nila sa kanilang puso ang pananampalataya. Sinabi ni San Ambrosio tungkol kay San Agustin na kilala niyang anak ni Santa Monica. Ang anak ng isang inang katulad niya ay hindi mawawala sa landas. Sapagkat ang mga luha at panalangin ni Monica ay nagbunga ng pagbabagong loob ng kanyang anak na si Agustin. Dinala ni Monica ang kanyang anak kay Jesus sa pamamagitan ng panalanging may pananampalataya. Natutuwa tayo kung may magsabi sa atin, ipinagdarasal kita lagi, alam natin na ang ganitong mga tao ay nagdadala sa atin ng kanilang pananampalataya at utang natin sa kanila ang napakaraming tagumpay at iba pang nagpapalang na pa sa atin. Pagsasagawa, meron ka na bang isang taong nadala, papunta o palapit sa Diyos? Paano mo ginawa ito?